ang Diyos po ay napakabuti. At laging tandaan po natin, siya ang may likha ng langit at lupa at lahat ng daigdig na naruroon, lahat ng taong nandun sa kanyang nilikha. Kaya ang pag-asa natin ay laging sa Diyos at laging ating pagtiwalaan na kapag ikaw ay nagtitiwala at umaasa sa Diyos, walang imposible sa lahat ng sumasampalataya. Kaya ngayong sandaling ito, ako po ay naririto upang ipahayag sa inyo ang isang napakagandang mensahe na mula sa kasulatan. Sa 2 Chronicles 1:7, "In that night, God appeared to Solomon and said to him, 'Ask, what shall I give you?'" Humingi ka, ano ba ang ibibigay ko sa iyo? Alam ng Diyos na kailangan ni Solomon hindi lamang ang anointing, hindi lamang ang karunungan, kailangan ni Solomon ang maraming bagay sa kanyang pamumuno bilang hari. At naalaala po nung isugo ang mga alagad, at ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magdadala ng anumang lukbutan. Sapagkat yun ay pagsasanay ng pagtitiwala sa Diyos. At sila'y bumalik, natuwan-tuwa sila, at ang sabi nila, "Sa pangalan mo po." Kaya dun po sa kanilang paglilingkod, ito'y dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At habang ako'y nagsisiyasat, ang lahat ng tagumpay ay tanging sa pangalan ni Jesus. Kaya kailangan tayo po'y kumilala sa pangalan ni Jesus, dahil ang pangalan lamang ni Jesus ang kapangyarihang ating pwedeng pagtitiwalaan upang magawa natin ang mga utos niya na di kayang gawin ng isipan ng tao. At bago siya umakyat ng langit, ang sabi niya, "Noong kayo isugo ko, sinabi kong huwag kayong magdala ng anumang sisidlan. Pero ngayon, ang walang tabak ay bumili ng tabak." Na ibig sabihin ay kailangan kayo ay nasa kahandaan. At iugnay ko doon sa kanyang turo. Nang sabi, "Kung meron sa inyong magtatayo ng tore, umupo muna at magsiyasat kung magkano ang kanilang magagastos." So yun pong planning ay napakahalaga po. Gayun din kung kayo ay nasa digmaan, alamin ninyo ang lakas at puwersa ng inyong kalaban bago kayo pumasok sa digmaan. At yun pong planning ay napakahalaga sapagkat ito po ay makapaglalagay ng katiyakan sa ating bawat paghakbang. Kaya ito pong turong ito na aking isinisiwalat sa lahat, ito po ay to raise fund. At ipinix ko po ang 3 million pesos fundraising. Why 3 million pesos? Dahil po nais kong makita ng bawat isa na magtatapos tayo sa 2020 with a loud shout of hallelujah. At tayo magsisimula ng 2021, there will be brightness in 2021. Naalala ko po nung ako ay nasa corporate world, dahil ako po ay sa sales, sa construction, at kami po ay nagpaplano bago kami pumunta. Kung sa construction, bago kami pumunta sa job site, kumpleto na ang gamit namin. At sigurado na rin ang finances, dahil kailangan nandun sa pagkilos para maisagawa yung project, at ganun sa sales. Bago pumasok ang bagong taon, yung huling quarter ng isang ng magtatapos na taon ay aming tinitignan ang aming mga nagawang mga pagbebenta ng produkto. At kailangan, pag hindi namin na-hit yung aming plano nung Enero, kailangan doble trabaho sa last 3 months para magtatapos na merong tagumpay.
At kung ito ay totoo sa corporate world, dapat ito ay totoo din sa spiritual world. Kaya ta, ako ay matapang na ito'y aking ipinapahayag sapagkat ang involvement ay nasa pagkatuto, sapagkat faith come by hearing and hearing by the Word of God. So you will be hearing not only the Word of God but the plan that I wrote up para magkaroon tayo ng isang higit na mas maunlad na paglilingkod ng sama-sama at magkakakapit-bisig at magkakatuang. Laging tandaan po natin, basta gawain ng Diyos at ikaw ay nakilahok, ito po isang pribilehyo. It is a privilege and a wonderful positive opportunity to involve yourself doon po sa ipinagagawa ng Diyos. Ako ang kinausap at ang sino mang uugnay dito sa ipinagagawa ng Diyos, sama-sama tayo sa pagpapalang ating kakamtin. Why 3 million pesos? Tayo po ay may ongoing ministries. We feed the hungry. Kung saan po merong mga kalamidad sa kaunti pong budget. Nakakapunta po tayo halimbawa sa Taal, tapos nung panahon ng Undoy, tayo po ay nandun sa mga lugar at lokalidad. At tayo po ay tumutupad din doon sa pangalawa, yung helping the poor. Hanggat maaari doon po sa Jesus on the Wheel na isa sa ministeryo ng gawain ito, tayo po ay nagbibigay ng pagkain o grocery bag sa mga nasa lansangan. At ito po ay ongoing. And then meron pa rin tayong ikatlong ministeryo, helping the pastors. Yun pong mga simbahang maliliit na wala silang pagkukunan, o nga sila'y dumadalangin, subalit kung mabibigyan natin sila, at yun po'y aming ginagawa kahit tigkakaunti, nakikita po namin ang maaliwalas na mukha sapagkat sila ay tumitibay at tumatatag. And then, ang radio and TV broadcast po natin ay kailangan ng malaking halaga, at kayo rin po ang nakakalam, ang broadcast sa radio ay 33 years and one half, at ang broadcast sa television since 1999, ngayon po ay 21 years. And then, yung iba pa po sa internet, sa website po, ay tayo po ituloy-tuloy sapagkat hanggat maikakalat natin ang mabuting balita, dahil ang kaligtasan ng tao ay nasa pagdinig sa mabuting balita. Paano sila tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus kung hindi naman nila narinig ang pangalan ng Panginoong Hesus? At yan po ang atin sa pagsunod at patnubay ng Banal na Espiritu, sinisikap nating matibay na ito ay maipagpatuloy. Through thin and thick, basta tayo po'y tuloy-tuloy, at ako'y naniniwala, through those years, ang Diyos po'y hindi nagkulang. Subalit, this is the first time na po ay magpaplano ng ganitong halaga, 3 million, sapagkat ang kagastusan po'y higit pa rito. Pero ito po ay at least as a startup, this is only minimal. At ako po'y naniniwala sapagkat ang isa pang ating gamit ay yung production team. Meron po tayong production team at meron po tayong equipment upgrades. At hindi rin po biro ang halaga nito. Kaya kung ating unawain, ask what you shall give and I will give it to you, sabi ng Diyos kay Solomon. Kaya dito makikita po natin, before giving any amount, you have to pray first. Because giving without praying first, ay baka ikaw po ay malumbay at malungkot. Kailangan ikaw manalangin at sabihin mo, Panginoon, ikaw po ay aking iniibig, kaya itong hamong ito ay aking inaakap. At laging tandaan po natin ang Luke 6:38. Give, and it shall be given to you. So, pansinin po natin, huwag po natin kalilimutan, the blessing is given first. Ang pagpapala po ay binibigay muna. Kaya, the blessing of the Lord, it make it rich. On how you shall be steward of the blessing,
the way you use that blessing, then you will be rewarded. Laging tandaan mo po, kita ng Diyos ang ating puso at kita ng Diyos ang ating isipan, at nalalaman ko na alam ng Diyos ang ating pinag-uusapan ngayon. So it is only in giving that there will be receiving. We are to give in order to live. So huwag mo po yung kalilimutan, dahil yan po ay katotohanan na laging tandaan mo po, kapag hindi ka natuto sa buhay ng pagbibigay. At ito ay spiritual, pang kaluluwa, pang katawan at maging material. Ang material po ay resulta ng iyong alab sa iyong espiritu, kaluluwa at katawan. So dito makikita po natin, ang makikita lamang ay ang ginagawa ng ating katawan, ngunit ang nakakakita lamang sa kalagayan ng ating espiritu at ng ating kaluluwa ay ang Diyos. Kaya kailangan iyong ipakita na laging tandaan mo po, ang pag-ibig sa Diyos ay maiksasagawa natin sa pag-ibig sa ating kapwa. Feed the hungry, help the poor, help the pastors who are in need. And then radio, TV, broadcast, and internet and production and equipment upgrades. Ito pong lahat ay isa ang pinupuntirya, kaluluwa. At maliwanag po ang kawikaan, siyang nagliligtas ng kaluluwa'y matalino. Kaya anuman ang inyong maiaambag, kaya ka po nakikinig, tandaan mo po ito, hindi ka nakikinig, hindi ka nanonood dahil ikay nanonood at nakikinig, hindi po. Maliwanag po ang salita ng Diyos, walang sino mang makalalapit sa anak malibang ipahintulot ng ama. John 6:65. At wala rin makapaparoon sa Ama malibang sa pamamagitan ng kanyang anak. John 14:6. At ating pong unawaing mabuti, ang katawan po ng Panginoon ay ang simbahan. At ang ulo po ay ang Panginoon. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, ako ay Kristiyano, tayo bahagi ng isang katawan, at itong paghamong ito ay hamon na nagbubuhat sa patnubay ng banal na espiritu. Kaya dito makikita po natin, laging tandaan mo, kung ang mga tao ay pinagsabihan, ito po ang maganda, ito po ay blue chip na korporasyon. At ang nag-aalok, ang tawag doon ay stockbroker, at yung bibili ay investor. So napakaliwanag po. So ang mga investor ay tinitingnan kung makikinabang sila pag inilagay nila yung kanilang pera. At yung iba naman ay ang gagawin ay sila ay bibili ng ticket, at ang tawag po doon ay lottery. Subalit atin pong unawaing mabuti, ang pinakamaganda pong paglalagyan ng pera ay ang mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita ang siyang makapagliligtas sa mga kaluluwa, at huwag mong kalilimutan, sobra ang kagalakan sa buong langit sa isang kaluluwang maliligtas. At paano maliligtas ang isang kaluluwa? Sa pamamagitan po ng mabuting balita. Kaya nga, ako'y nagpapatuloy, hindi dahil sa aking kakayahan. Ang tanging kakayahan ko ay humingi. Ask what shall I give you? Humingi ka, ano bang gusto mong ibigay ko sa iyo? At kayong sumusubaybay at nakikinig ngayon sa aral na ito, ay binigay kayo ng Diyos para kayo ay makinig. Kaya huwag mong sasayangin ang iyong pakikinig, dahil merong malaking pangarap na gagawin sa iyo ang Diyos. God has a plan, and God always exalts, God always promotes. But help God to promote you. Tulungan mo ang Diyos para ikay maiangat. Naglikha ang Diyos, hindi niya kailangan ng tao. Subalit ang pangangaral ng Ebanghelyo, kailangan niya ang tao. Kaya itinuro at iniutos niya na manalangin kayong lagi. Kaya ngayong sandaling ito, I challenge you to give your heart to God first and yield to the power of the Holy Spirit and believe
that what you are hearing is the word from the mouth of God. Balikan po natin ang Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you again. So dito po'y napakaliwanag na ang hindi nawawala ay yung ibinigay. I tell you, ang hindi nawawala ay yung ibinigay. Kaya't yung mga hindi natin naibigay ay maaaring maubos agad. At ang isa pang napakahalagang katotohanan tungkol po sa pagbibigay ay itong nasa Philippians chapter 4. At dito makikita po natin ang napakahalagang katotohanan sa Philippians chapter 4. At ang sabi po dito, at alam po natin ito sa verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Kaya dito po, makikita po natin, we are giving God an opportunity to bless us. So ask what I will give you. So pag nakapagbigay ka, ano ang gusto mong ibigay sa iyo ng Diyos? Dahil ang iyong binigay ay babalik sa iyo ng siksik, liglig, pikpik at umaapaw. Kaya kung iyo lamang paniniwalaan ang salita ng Diyos, salita po ng Diyos ang ating paniniwalaan, hindi ang salita ng tao, at ang naririnig ninyo, hindi ko salita, kundi salita ng Diyos. At dito po sa verse 18 ng Philippians 4, I have received full payment and more, I am well supplied. Si Pablo po itong nagsasalita dahil sa mga kaloob na galing sa iba't ibang simbahan. At ang sabi po niya, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. So, ang offering po dito sa fun challenge po na ito ay yun pong maipagkakaloob ng bawat isa ay mahalimuyak na haing handog. Wow! Hallelujah! At hindi lamang ito ay alay na tanggap at kasiyasiya sa Diyos. At laging tandaan mo po, if God is pleased, then He will reward you. Hallelujah! Hindi ka man tumingin sa reward, yun po ay salita ng Diyos at yun po ay isa sa katuparan. Kaya nga po sa sandaling ito, nais kong ilagay mo ang iyong sarili. Before accepting this commandment and obeying it, pray first. At sabihin mo, O Diyos, aking Ama, nalalaman mo ang aking puso at natitiyak mo na ako ay may kaligayahan at pagkawili para maging gamit mo sa iyong gawain. Kaya heto ako at ako'y handa na kumilos at humakbang sa isang kapasyahan na aking gagawin dahil iniibig kita. Higit sa lahat dahil ako'y iniibig mo. Kaya salamat naman sa pangalan ni Jesus. So ngayon, yun po ay panguna pong panalangin para akayin kayo sa tamang panalangin, because giving without praying first ay para pong nawawalan nyo ng halaga. Pero pag nanalangin ka muna at ipinakita mo sa Diyos ang dalisay mong puso at kasabikan sa iyong isipan, ay kaiba po ang magiging bunga. Hindi ko po may pagpapatuloy ang gawain kung hindi ko po buhay ang magpakaligaya sa Diyos. Hindi po biro ang mga bayarin at hindi rin po biro ang magpatuloy sa gawain ng Diyos. Bagamat ako'y nalulungkot, marami akong kasabayan, subalit halos na walang lahat sila. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ko rin alam kung bakit ako'y nakakapagpatuloy. Ang tanging nalalaman ko, marahil ay tama ang aking paggamit sa pagkatawag sa atin. Marahil ay tama ang aking
pangungusap sa paghamon. Marahil ang lahat ng perang hinahawakan ko ay nagagamit ko ng naaayon sa katwiran sa harapan ng Diyos. So I challenge you now to give part of your wealth to this fundraising. We are raising 3 million so that we shall, both of us, all of us will end this 2020 with a loud shout of hallelujah so that we shall face a bright future in 2021. At ulitin ko muli, saan gagamitin itong fund na ito? Ongoing po ang pagpapakain natin sa mga nagugutom at pagtulong sa mga dukha at pagtulong sa mga pastor na nagsisimula pa lang, at ganoon din ang ating radio and TV broadcast sa iba't ibang himpilan, at gayon din ang ating internet broadcast. Lahat po ito ay kailangan ng salapi at hindi po maliit na salapi. Ito po ay yaman para ito po ay maipagpatuloy, at ganoon din ang ating production team at equipment upgrading. Kaya ako'y dadalangin, O Diyos, aking Ama, dakila at napakabuti, ang pagiging masunurin ay ikaw po ang magbubukas ng kanilang puso. At ang kanilang pag-uunat ng kanilang bisig at pagbubukas ng kanilang palad ay ikaw rin po ang may kapangyarihan. Kaya alisin mo ang anumang agam-agam, alisin mo ang anumang mga pag-aalala, at ipakita mo po sa kanila na itong utos na itong aking ipinapahayag ay buhat sa iyong puso, at dahil ipinahayag ko na galing sa iyong bibig, magaganap at mangyayari, nabubwelta sa kanila ang siksik, liglig, pikpik at umaapaw na biyaya at pagpapala. At ito po'y tuloy-tuloy sapagkat sila'y masasanay sa pagiging masunurin sa pagkakaloob, hindi lamang sa hamong ito, sa bawat hamon na kanilang maririnig sa iba't ibang ministeryo mo. Panginoon, pagpalain mo po sila, for this is this wonderful, positive opportunity. When an opportunity open up at kanila pong tinangkilig, siksik, liglig, pikpik at umaapaw, proteksyon at preservasyon sa lahat ng kalamidad at salot ang iyong isasagawa to preserve the holiness of each one's spirit, soul, and body. So bless them financially and let them be strong and stable. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kung hindi ka pa born again, sabihin mo, Jesucristo, sinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap kitang sarili kong tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Hinihingi ko ang banal na Espiritu na manirahang kasama ko at makapagpatuloy ako sa buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Again, ask that God may give you. In the name of Jesus, ask the Father na makapagbigay ka, and the Father will give you what you desire to give. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, in Jesus Christ's name. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, in Jesus Christ's name. God bless you. I love you all. Malapit na po magtapos ang taong 2020. And as we close this year, let us finish it strong. Nahaman po namin ang ating mga friends and partners na magbigay sa buong kapasidad. Let us give our best shot for the Lord. Now let us gather as we could and give as big as you can, and together we will make a difference sa pagpasok ng 2021. This is for the upgrade of new equipment and continuous project po natin sa pagtulong sa mga kapuspalad at pagbibigay ng monetary and financial assistance sa mga grassroots pastors po na kaibigan po ng ministeryo ito. Again, let us join together. Give as the Lord convicts you to sow into this ministry. You could give 500, 1,000, 10,000 pesos, or 10 of you could give 50,000 pesos, or even as
1 million pesos. We need 3 million pesos for the advancement of the kingdom. The more that we have this financial resources, we will not delay in spreading the gospel. May pag-asa po sa ebanghelyo at sa salita ng Diyos. And please keep us on air para humayatid ang mabuting balita sa 7,107 islands ng Bansang Pilipinas. Don't delay. We'll be waiting for your giving. Do it now. God bless you. Update lamang po sa ating mga taga-subaybay, tayo po ay nakapagbigay na ng 1,200 kilong bigas sa mga nangangailangan at kapuspalad sa mga bayan-bayan at karating lugar. Tumulong din po tayo sa ilang mga kapastoran ng pinansyal na kaloob sa kabuuan ng Body of Christ. At ngayon pong nalalapit na Pasko, tuloy-tuloy po ang ating proyekto na Jesus on the Wheels. Ihatid po natin ang biyaya at mensahe ng araw ng Pasko. Ito ay kabutihan, pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Huwag po kayong magpapaantala. Gawin po natin ito ng mabilis, gawin po natin ito ng madali at nariyan ang mga detalye kung paano po kayong makakatulong sa atin hong mga misyon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Be a media missionary today. Support our broadcast through your donations and partnership through the following bank account details. Peso account, and for our dollar account, maaari din po kayong magpadala sa atin pong mga money remittances katulad ng Palawan Express, Cebuana Luillier, M. Luillier, LBC Express, at Western Union. Ipadala niyo po kay Gregorio Durante at i-text sa amin ang amount, code, at full name ng nagpadala sa mobile number na nakikita niyo po sa inyong screen. Meron din po tayong smart padala account number. I-text niyo po sa 0917-440-5536 ang confirmation ng inyong ipinadala. Para po sa inyong mga online donations using your credit card, meron po tayong PayPal account at maaari po kayong magkaloob ng one-time, monthly, or recurring amount sa pagbisita sa www.gregdurante.com/partner. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com.
Malugod po namin kayong inanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Jehovah's Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregrante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.